And guys, sorry, medyo may technical problem lang kanina, so mahina yung signal. So ayun, hola, welcome sa ating new live vlog. And now, ayun, meron si Cleopatra. Yan, this is Zamboanga port, guys, and we have our special guest. Dan, 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 dan. Hello, hey guys. Si Master John Ibu. Grabe, ang galing ng ano. Ang ganda ng mga shots niya sa ano, aerial. So, abangan nyo guys yung mga ano natin. Mga shots and ship spotting photos dito sa Zamboanga City. And it's kung kilala nyo ako. So, ayun. Kung kilala nyo ako, comment down below para malaman natin kung sino yung nagba-vlog ngayon. Char. So, ayan guys. So, andito na tayo sa Zamboanga Port. O sa Spanish, Cabacano is Puerto Internacional de Zamboanga. So, dito yung port na papuntang Basilan. Yan, andito si Allison. Andito, hello. Andito si Prince Majesty, yung papuntang Hulu. And yung mga barko dito. Yan. So maliit na barko yung sasakyan namin papuntang Isabela City or Isabela de Basilan. Ayan. So saan na ba? Yan. Lakad lang tayo guys kasi mas maganda maglakad sa port para makita natin yung view. So actually guys, this is the first time na nag-vlog ako dito sa Zamboanga Port for so many years. So yes po, shout out kay Dicky Remolta. Yes. Punta na kayo dito ng Zamboanga. Ayan. So ito yung port, yan. So, sa bang barko kami. So, ito yon, no? Si Sierra Joy 6, yung barko namin. So, tama-tama lang. Papunta kami ng Isabela. Yan, nagpicture-picture mo na si Sir John natin, yung guest natin. Galing Bislig, no? So, ito naman, papuntang Lamitan. So, usually pag Lamitan sa Isabela, sabay sila mag ano, sabay sila mag-depart. Morning, morning, afternoon, tsaka tanghali din. Yung trip kasi hanggang ano lang, 5 PM, no? Yung first trip nila is 5:30. Hello. So, ayan guys, so ito 'yun. Yan. Kung kilala niyo ako guys, comment down below kung sino nagbabalik. Joke. So ayan. Diba? You know? Maraming mga sasakyan papuntang ano, papuntang Isabela. Also din sa ano, sa Lamitan. So ayan guys, dito na tayo sa loob ng barko. And actually, meron din dito si Wisam, oh. Yan. Wisam is papunta din ng ano, Basilan din. Alam ko, 12:30 yung biyahe na ito, eh. 12:30. Ayan si Sir, oh. Yan. More photos, sir. Abangan nyo po si, ano, John's Eye View, tsaka ShipPitik sa kanyang upload photos dito sa Zamboanga City. Ayan, guys. Share naman kayo, guys. Share. Thank you po Sir Remolta. Ingat ka din po, ingat ka din. So ayan, ito guys, ito yung Zamboanga Port. Ayan. So I think kung kilala niyo ako mag live guys, comment down below para manalo ng GCash kung sino man ako nag live. Char.
Guess the live vlogger, ship spotter. Ayan. So share naman guys para maraming manonood sa ating live ngayon, no? So ito yung sinasakyan natin is si Sierra Joy 6 papuntang Isabela. And yung biyahe natin is 12:30 PM. And estimated natin darating sa Isabela is around 1 to 2 PM, kasi 1 hour and a half na kasi yung biyahe. So napakabilis. Yes sir, yung sa paseo nasa ano kabila. Actually nagpunta kami kanina doon. Nag-live kami nag-chip spotting din kami doon bago kami sumakay. So ayan guys. So ito yung sitwasyon natin sa Sierra Joy 6 na biyaheng papuntang Isabela. Ayan. So share naman guys sa mga nanonood ngayon, maraming salamat. We have not bad, 16 views live, 16 views, thank you. So at dami talagang pasayero ngayon, no? Daming pasayero. So balikan ano, magkabilaan talaga yung biyahe. So yun kasi yung Basilan, actually marami talagang maraming tao. So galing Zamboanga pa yung mga tao na may mga pinipili. So pupunta sila dito sa Zamboanga, then uwi naman sila. 'Di ba? Ayun. So sa mga nanonood ngayon, maraming salamat. Ayan. Grabe guys, ang daming tao. Yung biyahe pa namin is medyo masikip pero carry pa rin, no? So yan guys, ito yung barko si Sierra Joy 5 naman, yung papuntang Lamitan. Same departure pa rin, 12:30 PM. Ay, sorry sir. Wala, ang sikip kasi. So yan, ito yung bagong terminal. Yan, may na-picture dyan si Sir John. So abangan nyo guys sa kanyang Facebook page and sa group natin. May ma-upload dyan ng mga bagong photos. Dito lamang po sa Philippine Ship Spotter Society guys. So salamat sa mga nanood. Yes, we have 27. Wow, thank you. Share naman marami guys para maraming maka-witness sa ating live vlog dito sa Zamboanga Port, na papunta tayo ng Basilan. Mamaya din is magba-vlog din ako papunta pagdating natin doon sa Isabela. Para makita natin lahat kung anong ayun na, nakaalis na pala kami. Ah, hindi pa. Akala ko nakaalis pa. Akala early kami aalis, hindi pa pala. So, ayan. So, ang dami talagang tao dito, no. Punta tayo dito sa rear part. So napakamaraming tao. Ah, wala pala. CR na pala dito, no. So guys, ito yung Paseo de Zamboanga. Ayan, diyan dito. Ayan. So maraming tao talaga, no. Parang ngayon lang ako nakasakay ito na sobrang daming tao eh. Ito yung mga, kasi ngayon Sabado din. So yan, maraming uwi sa kanilang silang town. So thank you guys sa mga nanonood ngayon sa ating nanonood ng live. Thank you so much. Sir Alin, guess mo kami. Sino nag live vlog ngayon? Hello po kay Sir Nino. Sir Nino from MV Filipinas Ubay. Sige sir, soon. Abangan niyo natin yung live coverage ng maiden voyage ng MV Filipinas Ubay this March 10, 2023 at Cebu City. So ayan guys, abangan natin yung
abangan natin yan kasi it's a very big event. It's a very big event, maiden voyage kasi first time din ni Filipinas Ubay mag-launch outside Cebu. So ayan. Oh, dapat nandito ka sana, Alen. Dapat nag-book ka ng ano, Cebu Pacific flight. Maraming mura dito. Yan. So ayan, ikot-ikot tayo, guys. Ayan, sobrang sikip. Ayan, so ito, dumating si ano, si Maria Cleopatra, Reina Cleopatra pala. Tama, Reina Cleopatra galing Isabela. And soon, meron namang isang bagong shipping companies na papasok sa Zamboanga City. And comment down below sa mga gustong mag-comment kung anong shipping company yun. So, it's a known shipping company, no? Short distance shipping company din. And magpabiyahe sila soon sa Zamboanga to Basilan. Most likely in Isabela eh. Pero check natin kung andun yung ramp. Kasi pag andun na yung ramp, so ibig sabihin, ready na silang magbiyahe. Yes, sakay ako sa ano. Yes, soon. Hopefully. Kita-kita lang po tayo doon sa maiden voyage ni MV Filipinas Ubay. Ayan. So, yan po. Yan yung Zamboanga port natin, guys. So, in a few, ano bang oras? 12:10 PM na pala. So, 20 minutes from now, aalis na tayo papuntang Isabela City. So, sa short history lamang is yung Zamboanga port, ito yung pinakamalaking port dito sa Western Mindanao, no? And in terms of passenger, the second busiest after Ozamis. So, yun, di ba? Kasi maraming ano dito, maraming talaga pasahero dito sa Zamboanga papuntang isla. Yung tinatawag nating Basulta or Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Dito yung daan nila papunta doon. And thank you po sa mga nanood natin. Wow, we're growing. 33 live viewers. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga nanonood. Ayan. Ano ba? Ano ba mga kamusta rin yung mga comment dito? Hindi ko siya makita. Yes, my price. Pero if alam mo yung guest ko kung sino nag-video, sino nag-live, wag ka na magsabi kasi alam mo na yan. Dunkin' Donut. Pero yan, guys. So ang dami talagang pasahero ngayon, no? Ayan. Kaso hindi tayo maka-vlog ng maayos kasi maliit na barko yung sinakyan natin. Kala ko nga si Stephanie Marie to eh. Kala ko nga ito yung sasakyan namin eh. Ito yung barko, Stephanie Marie. Kasi mas wide siya, malaki. Kaso yun nga, ito yung nasakyan namin. Guys, okay lang ba yung ano? Okay na ito ang van, sir? Okay na ito ang, okay na ako ang van? Audio? Ewan ko kung okay yung audio ko eh. Pero sa mga 30 views, maraming salamat. So, maraming salamat po sa mga nanonood. And we're still growing. Thank you so much po. And abangan nyo kami ulit sa aming live pagdating namin sa Isabela. Ayun, delay no? Yan, delay pala kami ng ano. Sige lang. Pero ayan, guys. Ayun, okay na pala ang audio. So, thank you po sa pag-clarify po na okay yung audio natin. Hindi naman, kasi parang ano eh, parang mahina tayo yung signal. Pero so far, hindi naman pala. Yes, Alison yung sinakyan namin, no? Sierra Joy 6, papuntang Isabela City. Oh, kurog talaga. Wala akong ano eh. Wala ko eh, taon eh. Tawagan eh. Wala ko eh.
stabilizer. So hopefully sa maiden voyage natin maka meron tayong stabilizer para smooth yung video natin. Yes, oh, ito lang matutour natin eh. Ayun lang. Maraming pasayro talaga, guys. So ayan. Sobrang sikip talaga, guys. Pag si Sierra Joy kasi yung sasakyan natin, maliit na barko, kaya hindi tayo masyado makalakad ng ayos. So ayan, guys. So ito yung ito pala yung ano. Dito merong ano dito. Ito may bed pala dito. May bed pala si Sierra Joy 6. Aircon siya daw, pero sige lang. May bed pala siya, no. So ito pwede siguro tong mag long trip or mag overnight trip. Ito yung bridge. Wow, sa 36 views, maraming salamat po. So ayan, guys. Punong-puno tayo. Okay. Yan, punong-puno tayo ngayon, guys. Maraming pasahero and yung cargo natin is yan, daming trucks. Ito na yung usually galing Zamboanga. Ito, maraming talagang pasahero, guys. Actually, dito kasi sa ano, Basilan talaga, maraming talagang pasahero. Di talaga walang oras, walang araw talaga na ano, hindi siya fully book, always fully book talaga. Ayun. Sir JM, yan. Abangan niyo mga pictures ni Sir Janjan sa Zamboanga City. I'm sure maraming magagandang photos na i-share niya mamaya. Shout out daw Sir Janjan. Ayan, Sir Michael, Sir JM. Nag-shout out. Ayan. Ayan, busy nag-editing si Sir, kaya abangan niyo mga shots niya, ang gaganda. Promise, sulit talaga. Sulit yung tour niya. Abangan niyo kami sa Isabela. Yes. Mamaya magla-live naman ako sa Isabela. Yun lang, ito lang, konti lang talaga yung ano, hindi katulad kasi dito, pag dito kami sumakay, medyo marami tayong maikot. Kaso, yun nga, maliit yung sinakyan natin. Majority nga, standing na nga tayo, sir, di ba? So, talaga, ito talaga yung sitwasyon natin. Kaya walang area, no, open area. Oh, mahirap, kaya sige lang, meron pang next time. Siguro kay Cleopatra, no? Cleopatra, try namin kay Cleopatra kasi meron siyang stand na, may sandexer, no? Yes, sa labas, oh. Meron. So pwedeng maka-launch doon. Ang oras ng biyahe natin, sir, is ano, mga 2 hours, estimated 2 hours. Pero kung tatakbo ito ng ano, 5 knots, abutin tayo ng 5 hours. Pero 2 hours lang, guys. 2 hours na talaga yung biyahe natin papuntang Isabela. Same din sa Lamitan, is 2 hours lang. So, ayun. So, estimated arrival natin doon is mga around 2:30 p.m. 2:30 p.m., right. Pamasahin natin, Lods. Ano? Economy is 120 pesos. And aircon is magkano aircon, sir? Around ano 'yan, mga 160 siguro. Pero economy is 120. So, ayan. Nagmahal din siya, guys, kasi dati yung pamasahin niyan, sobrang mura pa 'yan, nasa mga 50 to 60, 2017 hanggang 2019. Pero as nag-increase siya nung pandemic, hanggang ngayon nag times 2 na. So 120 na yung pamasahe.
Nako, sorry Alin ha, hindi ako marunong mag-English. Nasa Pilipinas tayo, mag-Tagalog tayo. Kaya pwede din mag-Bisaya eh. Huwag na Zamboanga ako. Kung marunong ako magkabakano eh. Kaya, so sad. So sad. Ang mahal ng presyo, guys. Alin, ano ang magka? Magka-muban ka. Alin, nasaan ka daw, Alin? Bakit hindi ka naglayag? Ayan, so... Ano ba? Hindi ba? Ano pa? Gumagalaw na kasi yung barko. Akala ko, ano eh. Alis na kami. So, time check is 12:19, guys. So, a few minutes. 10 minutes more. So, alis na kami. Papunta Isabela City, Basilan. Short history lang, guys. Isabela City, although part siya ng Basilan, pero independent siya sa ano, kasi Isabela City is not part of the BRMM or Bangsamoro Autonomous Region, no, hindi siya part. So Basilan City actually is part of Zamboanga Peninsula and predominantly Christians. So ayan, so yun yung history natin about sa Isabela, guys. And dito naman sa Zamboanga, ito kasi malaki, kailangan talaga malaki yung port kasi maraming nagbabiyahe papuntang isla, papuntang Holo, papuntang Tawi-Tawi, Sayasi, yung mga gandang isla doon. And sana hopefully ma-promote yung tourism doon kasi sobrang ganda talaga ng tanawin. And hopefully soon sa mga biyahe natin, we are looking forward na makapunta tayo ng Tawi-Tawi in a few months. Sana, no? Kasi I want also to experience the ano, yung biyahe. Kasi nga, yung biyahe doon is almost one day, no? Galing ka ng Zamboanga ng 6 p.m. tapos darating ka ng Tawi-Tawi ng ano, around 2 to 3 p.m. Oh, ganda nga si Isabela, di ba? Yes, sir. Pasalubong check namin kasi kung meron mga tuyo, no, yung mga known mga bulad, yung bulad nga tawag natin sa Bisaya. So, yung mga shrimp, mga ano ba to? Pusit, ganyan. Marami dito sa Zamboanga City tsaka sa Isabela. Ayan, sa mga nanonood ngayon, 32 viewers, maraming salamat po. Yes, sir, saan po ito? So, nandito po tayo ngayon sa Zamboanga Port o Puerto International de Zamboanga. Ayan, yun yung Kabakano translation niya. Well, let's see. Titingnan natin yung budget. So, ayan guys. So, dilim yung mag-overnight. Hindi kami mag-overnight doon. Balikan lang kami. We're just having some ship spotting activity and then babalik naman kami sa Zamboanga. Sasakay kami ng last trip kay ano naman? Kay Reina Cleopatra ng Montenegro Shipping. Hello, Pops! Yan, shout out from INP. Yan. Pops, alika na dito. Hinintay ka na namin sa Zamboanga Port. Oh. Miss ka na ni Sir Janjan. Hinintay ka na niya, Pops. Oh, yan. Oh. Ay nako. Maraming ano, magagandang gripo sa Wilcon, tsaka iPhone sa Power Mac. Ayan. So shoutout naman kay Jeramil Yopina from Katmon, Cebu. Thank you so much sa mga nanonood ngayon. Ayan, sa ating mga ship spotters. Ayan, thank you. So ito yung sitwasyon dito. Ayan. Dami talaga, guys. Grabe. Ang daming tao. So, business is good. Kaya okay na okay yung ano natin.
Kasi yung pasahero, ito kahit nga yung wisdom to, papunta nitong Isabela. Pero mauna lang itong darating. Mga 1 hour lang kasi yung biyahe. Yeah, alright. Yes. So, yeah guys, guess nyo ako kung sino na nag-live. Alright. Ay, nako. Nako, sir. Yes, sir. Punta tayo ng Santa Maria tsaka Putik, sir. JB, ali ka na dito, JB. Hinihintay ka na ni Elum. karon sir, murag puno-puno yun me. Kanang more or less mga nasa 200 to 300 kami karon ngayon. Ang daming pasahero talaga guys. Dilaga may iwasan, ang daming pasahero. Almost puno talaga kami. Yun o. Oh. Ayan. Punta na kayo sa Zamboanga City guys. Maraming tayo mga activities na gagawin dito pag pumunta na kayo dito. Ayan. Ay nako. Hindi lang isang GF dito si JB. 1 million. Ayan. So, eto yan guys. So, medyo mahirapan ako mag-live kasi sobrang sikip talaga ng barko. So, mamaya siguro kasi medyo may kalakihan to si Cleopatra. So, marami tayong maikot-ikot, no? Na mga accommodations, kano mga on-offer, ayan. Ang fares. Kasi dito talaga sa Zamboanga, napaka-competitive yung mga barko dito, no? There are lots of shipping companies, especially dito, nag-boom pa rin yung mga cruiser liners, no? Na tinatawag. Yung mga non-roro, yun yung mga cruiser. Kasi marami dito talaga. Kasi may mga isla sa Basulta na hindi maka-accommodate ng roro. Halimbawa lamang sa mga isla ng Tungkil, Siyasi, Mapun, sa Tawi-Tawi side sa Northern, sa Langoyan, ayan, yun kasi mga ports na hindi siya capable for roro. Kaya yung mga biyahe doon is mga cruiser type. So, pero yung mga cruiser type na to guys, ha, napakalakas, no? Kahit malakas na alon, grabe. Walang di makatakas talaga. Sobrang ano talaga, tough, no? For how many years na nagbabiyahe ng mga cruiser dito, pero never pang may mga accident, no? So, yan. So, napagaling na mga tripulante dito. No, yung mga kapitan, mga crew, they did their best na kahit maliit yung barko, pero kakaya nila lang magbiyahe kahit sa mga open seas. Ayan. Ah, nasaan si... Si ano? Punta na tayo sa ano? Punta na tayo sa KCC guys. Sa Power Mac. yes po, hindi pa tapos yung terminal building. Ongoing pa rin construction. Siguro this year daw eh. Sabi ang balita is by end of the year, this year, no? Pero hindi natin alam, pero hopefully matapos siya kasi yung existing terminal kasi natin dun sa Zamboanga, napakaliit. Ang daming pasahero nagsiksikan. So, hindi siya appropriate na hindi siya maka-accommodate ng maraming tao. So, hopefully yung bagong terminal mag-open na soon, no? Oo nga, Pops, eh, sayang. Kaso malayo yung maluso. Bukas na kami makarating, maiwan si sir sa ano, sa flight. Bye-bye na. Mag-rebooking ang mahal. Kung mahal ang rebooking, ano? Na-check ko yung rebooking, 1,000. Grabe, bumalik na yung... Oo, bumalik yung rebooking fee ng ano, Cebu Pacific. Dati wala kasi yan. Yes, the next live. Yes, sana. Babalik kami ni Fabs Peterson sa ano,
Basilan. O baka maghulu. Char. Sana naman, back ka naman. Hulu, hulu. Yeah, El Bonita. Oo, dapat nandyan si JB Pops. Para ano, masaya. Diba? Ayun, no? Kaya nga eh. Dapat andito si JB Pops para kinabukasan heaven na siya. Grabe talaga oh. Kaya nga Pops, March 8 kaso ano, biyahe ako ng Cebu. Biyahe ako ng Cebu ng March 9. So sana next time. Weekend lang talaga ako pwede guys kasi may trabaho talaga weekdays. So boy weekend. Oh. Yung mga boy weekend lang kami. Kasi pag weekdays nako mahirap talaga mag-leave ng weekdays talaga, grabe. Hindi pwede iwanan yung trabaho. Work is life. Oh, yeah, work is life. Kaya nga Pops, sayang eh. Sayang. Sige, meron pa nang mang next time Pops, pero magkikita naman tayo dito sa mga next few days pagdating ko dito. And sasama natin si JB. Yes. Ambushin na natin. Ayan. So, thank you so much po sa mga nanonood. 20 viewers dito live sa ating coverage ng ship spotting tour natin sa Zamboanga-Basilan. Ayan. So, ngayon kasi nakasakay tayo sa 12:30 trip. So, ito na yung pangatlong biyahe pala. So, yung first trip is sa Alison, 6:45 a.m. Tapos, the next trip is 9:45 and 12:30. Then, meron pang 3:30 and last trip is 5:30 or 5 p.m. So, 5 times daily yung biyahe ng Alison from Zamboanga to Isabela, guys. So, kung pupunta naman tayo sa Lamitan, mga 3 times a day lang, no? So, usually biyahe na is, ano lang, 7 a.m., 12:30, and 3:30 p.m. So, yun lang biyahe, guys. So, ang dami na talagang pasahero. Kaya siguro maraming frequency. Kasi ang daming pasahero talaga. Ngayon, oh, sobrang siksikan. Meron ng inspection ngayon. So, ayun, 12:31 na pala. So, naka-departure na kami. Ayan, parang naka-departure na kami. Ayan. Ano ba? Wala pa, no? Wala pa. So, ayan, guys. So, lalong dumami yung pasahero, guys. Oh, sad naman Pops. Pero stay lang. Ilang crew? Hindi ko alam sir, hindi pa kasi ako napag-interview ng mga crew dito. Pero try natin. E try natin yung mga kung meron tayong mahagilap na mga crew. So ngayon medyo ano na, may clearance na ata na makalis na kami. And thank you po sa mga nanonood ngayon. It's almost, I think, mga 15 minutes na yung ano natin. Yung live natin. Ayan. So, thank you guys sa mga nanonood. Yan, dito, baba tayo. Yan. So, limited lang talaga yung ano natin, no? Ayan, so ito yung CR. Ayan. So, meron palang daanan dito papuntang. Cargo deck. Ayan. So, dito pala yung cargo deck niya, guys. So, may daanan pala dito. Ayan. Ano? Dami talaga, guys. Daming karga. Thank you.
So, ayan. So, dito yung yan. Alison, Sierra Joy 2, and Stephanie Marie. Ito naman is yung paseo. Ayan. Yes, nasa anchorage po si ano. Yes, si Antonia nasa ano. Si Anton. Antonia. Nasa ano siya. Tawag na to. Anchorage siya, anchorage. May aerial view din si ano, si Sir Jan Jan. Kaya abangan nyo guys yung mga shots niya. Asa na ba yung mga? Asa na ako si Sir? Wala. Napunta tayo dito. So ito lang yung accommodation niya guys. Ito yung open air. All seating siya. Tapos yung aircon. Tapos yung aircon is nakabunk. Excuse lang. Hindi ko alam kung makapasok tayo sa bridge eh. Water. Yeah, wala nang upuan. Wala nang upuan, guys. So, atin dito yung aircon. Pero, ewan ko kung aircon ba? Nakabank siya. Water, mineral. So, ito yung bridge. So, restricted siya. So, maybe later, makapasok tayo dyan sa bridge. Sobrang sikip na talaga, guys. Wala. So, ayan. Ayan, departure na kami. So, ayan. Naka-up na yung cargo ramp. And, alis na kami, no? Visam to Hulu. Ewan ko kung kailan eh. Pero, I think, operational pa man siguro yung ano, visam papuntang Hulu. Sa bridge, sir, mamaya try natin kasi sobrang busy ngayon eh. Daming talaga pasayaro guys for this trip, no? For this kato pangatlong trip na to eh. Ewan, so how much more ng mga kaninang maga, no? So ang daming biyahe kaya yun. So thank you sa mga nanonood ngayon sa ating live coverage ng ating Zamboanga-Basilan tour. Ayan guys. So, actually, this is my first time since last live na ako, no, dito. Yung naalala nyo, yung live ko nung TransAsia 21. Yung maiden voyage ng MV TransAsia 21. So, kung naalala kung sino yon, comment down below para manalo ng 100 pesos GCash. Ayan. Kung sino may yun nag-live ngayon, okay. Meron tayong 100 pesos GCash. Sponsored yan kay Alma Mayot Group. So, ayan guys. So, siguro pag alis to, in a few minutes, aalis na. Inihintay na lang siguro yung clearance ng Philippine Coast Guard. Yes! Ayan, long live. Grabe ang so okay naman siguro dito, no? Okay naman. Okay tayo mag standby dito kasi walang tao. Grabe guys, puno talaga guys. So this is the situation on our trip bound for Isabela City, Basilan. Yung sinakyan namin ng barko is Sierra Joy 6. And papunta na po kami ng Isabela galing Zamboanga City Port. So sa mga nagtatanong kung ano ng sitwasyon ng terminal building, so ito na yung terminal building guys. So may mga beams na nakatayo. So hopefully, no, sa balita is ano, matatapos daw to this year, by the end of the year, no,
Pero hopefully sana, para ma-experience natin yung bagong terminal building ng Puerto International de Zamboanga, guys. Ayan. So ayan, puno din, no? Kahit dito sa Palamitan, puno din. Maraming trucks na sasakay. Ayan. So, yun na lang, hinihintay na lang yung clearance. So, pag matapos na yung clearance, and then alis na yung barko papuntang Isabela City. Ayan. Yes, sir. Sana Zamboanga, Hulu. Yes. Hopefully soon. Maka-live vlog din ako dyan. And marami pa rin mga contents na ma-upload dito sa ating PSSS group and PSSP. So, abangan natin, guys. Abangan natin soon. And sana naman, kung shaky yung video ko ngayon, then hopefully we can buy stabilizer type of monopod. Ayan. Pa-sponsor naman. So, ayan guys. So, sa 16 views nga nandito ngayon, maraming salamat sa mga nanonood ngayon. And in a few moments, so alis na po kami papuntang Isabela. Ayan, so dito lang ako, guys, kasi para mahangin. Ayan, so business is good dito sa Zamboanga Isabela na route. Ayan, so ayan, naka siguro may clearance na. So ayan, alis na kami, guys. Naka-up na yung rampa. Yes, mabuhay si Peterson Lim. Ayan. Yes, oo. Dapat ma-meet namin si pinaka-master sa lahat. Ayan. So, ayan, guys. So, thank you sa mga 14 viewers ngayon. And umabot na mga 40 views kanina. Maraming salamat po sa panonood sa ating live coverage ng ating Zamboanga-Basilan Ship Spotting Tour dito lamang po sa PSSS page or the Philippine Ship Spotter Society page. Ayan. Yes, maniod to kami after ani. Ewan ko kung maka-lunch ako kasi parang wala silang binibenta na lunchbox dito eh. Pero yung mga mga timo-timo na lang, kahit yung mga biscuits, ayan, pwede na yan. Yes, may meet up kami dyan sa KCC Zamboanga soon. Magkano yung tourist? Sir? Difference lang ng 40 peso. So around, yung economy kasi natin papuntang Isabela is 120. So yung tourist or aircon is around 160 or 180. Yan. And yung oras ng biyahe is around 2 hours. So estimated of arrival natin doon sa Isabela is around 2:30 or 3 PM. So makakahabol pa kami ng last trip ni Montenegro Shipping Lines ni Rina Cleopatra. Ayan. So ayan, guys, alis na kami. Tagal ng clearance eh. Nako, sir, medyo mahal na talaga yung pamasahe, sir, kasi dati yung pamasahe niyan is around 60 pesos pa, no? Around 2017 nung pumunta ako dito. 2017 to 2019, no? 60 pesos pa yun, no? Ngayon, nag-times 2 na after pandemic. Nag-times 2. So, 120. So, mahal na. Nagmahal na talaga. And still, kahit nagmahal, marami pa rin pasahero na sumasakay. So, hindi pa rin. Yan, PSSS. Yan, hello. Philippine Ship Spotter Society. Search mo lang. Facebook. Yan. So, may nanonood po sa mga shippers natin. Thank you so much. Ayan. Philippine Ship Spotter Society. Ship Spotter.
Philippine Ship Spotter Society. Ayan, thank you so much po. Yeah, so may bagong follower na naman tayo, guys. Na-approach ako, so ayan. So sa mga nanonood ngayon, maraming salamat. And yan, hinihintay talaga yung clearance. Mas mura kasi yung ano. Yes, kasi yung distance talaga ng Zamboanga to Basilan is napakalapit lang din, no. Kasi hindi naman siya gaano kalayo. So I think parang same lang yan ng Cebu to Bicol or Cebu, ano bang mas comparable na route yan. Yan, oh. Yes, mura siya, guys, no, pero dito ang mahal. Mahal na siya, guys. Kasi nanibago yung mga tao dito kasi yung pamasahe talaga doon is 60 peso. Yan, 60 45 peso pa yung pamasahe that time. Yes. Kaya nga eh, di ba competitive yung biyahe ng Bohol, so dapat lower fares. Pero ewan ko bakit hindi siya nag-lower fares, but lalong nagmahal, di ba? Pero yun nga, kasi tourist destination yung Bohol. So, then dito kasi sa ano, hopefully soon, no, kung mabigyan pansin yung lugar na to, lalo na sa mga isla. So, maraming pasahero, no, mga turista na pupunta. Kasi, guys, yung beach talaga dito sa isla is sobrang ganda. And it feels like you are in the outside of the country. Yan. Maganda talaga isla, guys. Although security, pero yun nga, kasi dapat tinutukan yan. Kasi yun yung magbibigay ng livelihood ng mga taga doon. Kung iano yung turismo, so more trips, more lower fares na ma-offer ng mga shipping companies natin. So shout out kay nakalimutan ko na. Nasa Caribbean ka pala, sir. Ayan, oh. Sir Joe, yan, Sir Joe. Grabe, sorry, nakalimutan ko na. And thank you sa mga 21 viewers ngayon. Maraming salamat sa mga nanood. And we're still waiting for the departure, for the undocking maneuver. Ang tagal. Ang tagal ng undocking maneuver ngayon, eh. So sa mga 20 viewers, 15 viewers, all viewers na nanonood, simula nag-live tayo ngayon, maraming salamat po, guys, sa panonood. And this is my comeback after 2 years. 2 years, yeah. Kasi yung last live ko dito is July 2021, nung nag-maiden voyage ang MV TransAsia 21. So, ayan, another maiden voyage na naman, guys. So, abangan natin ang bagong maiden voyage ng Kokalyong Shipping Lines Incorporated na MV Filipinas Ubay, na magbabiyahe din ng Cebu to Ubay. Yun yung pinakabagong ruta nila, and bago din yung barko fresh from Japan. Ayan, guys. So, abangan nyo, guys. Buti na lang walang pandemic ngayon, no? Kasi nakailang skip na ako ng maiden voyage, eh. So, yan, guys. So, napapansin nyo, mga previous maiden voyages. So, ayan. Pero, andun naman mga Cebu Masters natin. So, hindi pa rin tayo pinag-iwanan ng mga update, guys, and content. So, ayan. Maraming salamat sa lahat. So, thank you sa sumusuporta. And nagsubaybay sa ating mga content, guys. Dahil sa inyo, guys, lumalago yung group natin. And with your support, mas lalong lumalaki ang group natin. Dati 2008, konti-konti lang kami, no. Ngayon, wow. We almost had thousands of followers, ship spotters, community here in the Philippines. Ayan. So, and for this 2023, so guys, abangan nyo po yung mga
content natin and for our 15 years no sa Philippine Ship Spotting nung nag-founded to na 2008. So by December 13, 2023 is 15 years na ta guys. So ang tagal na, so long. Ang dami na natin pinagsamahan. Lumalago na talaga yung group. No. So maraming salamat po dahil sa inyo, dahil sa inyong support and panonood sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook. Ayan. Maraming salamat guys sa lahat. Yung mga maiden voyage guys is ano lang, personal, no? Personal. So effort namin talaga to para at least alam ng lahat kung ano mga kaganapan during maiden voyage, no? Wow, sa nagpasa ng 100 stars, maraming salamat kay Sir Joe. Yan, thank you sir sa pag-send ng 100 stars. Wow. So, yan guys. So, group effort talaga guys and coordination guys. So, own pocket talaga yung mga ginaganawang contents para sa lahat and updated tayo sa mga pangyayari sa Philippine industry. So, kaya guys, so tutukan ulit, no? Tutok pa rin sa ating mga updates sa group on Flickr, website, Instagram, YouTube, and soon may mga social media natin na papasukin natin para lahat ng communities ma-reach natin and updated din sila. So guys, maraming salamat and maraming salamat kay Sergio na nag-send ng 100 stars. Ayan. Yes sir, yes. Yes, big bro, JB. Yan. Ingat din, ingat. Yes. Thank you, sir. Sir Nino. Ayan. Thank you sa lahat po ng sumusuporta. Kung may effort, may nilaga. Char. Ayan. So, ayan guys. So, guys, ayan. Ang ginagawa lang namin dito is mag-update lang always. Ayan. Alis na kami. Alis na ba? Ah, wala pa, hindi pa kami kaalis. Siguro may mga merong minor lang. Ayan. So, balik na ulit sa taas, guys. Thank you, Jarman. Bumay pag di siya makalarga, guys. So, mura karon ramularga na siguro ni. Kay... Ayan. Yes, thank you sir. Ingat din po Sergio. So kasama ko ngayon yung guest natin galing sa Bislig. Si Sir John. Sir John Jan. Or John's Eye View and ShipPitik. Like nyo guys. Kasi may mga aabangan kayo ng mga photos niya for Zamboanga City. And also Isabela. Isabela Ariel. So ayan. Hello. Gaps my friend. So, mila, hanap tayo ng gaps dito. Pero mamaya na guys kasi ayun. Sobrang dami nang talaga ng pasahero, guys. Ay, sorry. Wow, sir, nag-send ng 50 stars. Thank you so much. Thank you so much po. Sino ba nag-send ng stars? Ayun, thank you Sir Joe again sa pag-support
ng ating group live coverage. Ayan. So ayan guys, nakaalis na kami guys. And ayan, papunta na kami ng Isabela guys. So sa ating next live later, sa ating arrival, kita-kits na lang po tayo doon guys. And mag-live ulit ako doon. Para sulit naman yung live natin guys. Ngayon lang ako nakapag-live. Yes. Ayan guys, nakaalis na kami. Pera bisita na da. Ayan. So guys, maraming salamat sa nanood ngayong tanghali. And kakain na po tayo guys. It's already 12:54. Ayun, mag 1 PM na pala no. Grabe, ang bilis ng ano, araw ah. Araw, oras pala no, sorry. Ayan. So ayan guys, ito yung Zamboanga port. Ayan. So una kaming nakalis. And ito naman si Sierra Joy 2. Nako, chinelas. Yung mga chinelas daw. Pero nagsapatos ako guys, kaya hindi may iwan yung sapatos ko. So guys, thank you so much po sa mga nanonood. And nakikita ulit tayo sa ating live sa during arrival natin sa Isabela. Kasi ito first time, I think parang minsan lang ito nagbibideo na magbabiyahe from Zamboanga to Isabela. Ayan. So sa mga 11 viewers and nagsisend ng star Sergio, maraming salamat sir. And guys, thank you so much po sa pag-support and panonood sa ating live coverage natin ngayong tanghali, ngayong araw. Ayan. So guys, ayan guys, this is Zamboanga City, Zamboanga Port. Ayan, paikot na kami. Ayan, ikot-ikot na kami. And pupunta tayo sa ano, sa stern para makita ninyong view and yung ano. Yung gamit ko dito is globe, no? So, ito kasi yung globe site. So, ayan, medyo malakas kasi malapit tayo sa globe site. Ayan. So, guys, thank you so much po. Ayan, nakalis na din yung Sierra Joy 5 papuntang Lamitan. So, sabay. Sabay kaming nakalis. So, guys, maraming salamat po sa mga nanood. Continuous support. Maraming salamat po. And mamaya is magla-live vlog ulit tayo sa arrival natin sa Isabela City. Ayan. Yes. Mami D. Ayan. Becky naman. So sa mga nag-react, nag-follow, nag-share, maraming salamat po sa support guys. Ayan, with your support, lumalaki at lumalago yung group natin. We are all as one. We are not divided, but we are as one. So, kaya guys, sa mga sumusuporta, yan, thank you so much. Dahil po yan sa inyo guys, our group is getting bigger and bigger. Ayan. So, ayan guys, nakaalis na tayo. And siguro kasi ngayon delay tayo. Delay tayo ng mga 27 minutes. And siguro mga by 3 PM makakarating na tayo sa Isabela City. Ayan. So, ayan guys, ito na yun guys. Ayan. Nakaalis na kami. Si Sir Jan dyan ang bahala sa mga photos guys ng Zamboanga kasi this is his time, no? Because first time niya and marami siyang gear na makapag photo tayo ng marami, so it's her shine, it's his shine pala, it is shine niya ngayon, no? Makatik ng photos kasi first time niya dito sa Zamboanga.
Ako sa dito, dito na kasi ako naka-base, kaya ayun, pwede naman ibang araw na naman, no. So ito yung bangka, guys, napapuntang Santa Cruz Island. Ayan. Ito yung mga bangka. Ayan. Wala ko kaon. Na, bisag wala yung fresh food, hindi nakakaon yun. Kaya wala kayo food. Wala kayo pang lunch box. Ah, yes! Mr. Live. Yes po, yan. I-like yun po ang page ni Sir John's iView and ShipPitik sa mga bagong photos and updates ng ating ports dito sa Pilipinas. Ayan. And also sa ating mga contents, new contents, abangan nyo po, guys, kasi maraming mga pakulo ngayong taon na to, 2023. And sa maraming pakulo sa ating 15 years, sana by December 13, no, we have a grand meet, no, hopefully, and a grand meet on December 13. Sa tagal ng panahon sa PSSS, 15 years, sobrang, ano na, sobrang malaki na talaga yung achievement natin. Nako sir, wala, wala talaga sir. Biscuits lang yung meron. Pero sige lang sir. Ayan. Wala girl sir. Pero nag-breakfast naman kami ng mga around 10 a.m. 10 p.m. tuloy. 10 a.m. So medyo busog pa din ako, guys. So ayan, ito. Ayan, si Alison Antonia. So abangan nyo, guys, yung aerial view nito sa post ni Sir John Jan. Gabi, guys, sobrang ganda. And for the whole Zamboanga City. Ayan. So punta naman tayo sa kabila. Punta tayo sa kabila. Ay, sorry. Sir, okay na ka, sir? Ayan, nagpo-photo pa si sir. Sulit talaga, no? So, ayan, guys. So, ayan. Ito na yung Zamboanga City. Nakalas na kami, guys. Ito naman, guys, yung Santa Cruz Island. So, napakaganda ng island na to, guys. So, sa mga balak pumunta ng Zamboanga City, dapat pumunta kayo dito kasi sobrang ganda na dyan. Sobrang ganda ng island na to. Meron niyang ano dyan, meron niyang sand bar. And meron kasi perfect for ano to, eh. Dapat ngayon perfect kasi hindi siya masyado maingit. So, ayan. So, ayan, guys. Ayan. Ito yung view ng Zamboanga City. Ayan. Pag nandito tayo sa site. And we are estimated to arrive to Isabela at around 3 p.m. And sasakay kami ulit, no? This time ibang barko naman, si Reina Cleopatra, yung last trip ng Montenegro shipping from Isabela. Ayan. So sa mga nanonood ngayon, sa mga continuous nanonood sa ating almost an hour live, thank you so much po, maraming salamat po. And thank you sa support, guys. Malaking tulong na po para lumago yung group natin. Ayan. So, for improvements, guys, sana makabili na ako ng ano, ng stabilizer para smooth yung ano natin. Smooth yung review natin. Ayan. Wait lang, punta tayo dun sa ano. Meron natin sa baba, eh. Yung stern. Ayan, si sir, oh. Oh, yan. Dito, maganda yung view dito. No? Sure na kami, kitang-kita. Oh, ayan. Yan. Oh, ito yung stern, Rick. Ayan. Medyo may kahinaan, guys.
Yes, sir. Yes, kita kits pohon-pohon. Magkita ta diha. Kay aligre kayo atong maiden voyage pohon. Di ba, sir? Ayan. Aligre. Aligre atong maiden voyage diha pohon. And yun na, buti na lang, meron pa rin pandemic, pero buti na lang is bumalik na tayo sa normal life. Ayan. So, after 2 years nating pinagtitiisan yung pandemic, so ayan guys, we are now free to travel anywhere. Not just in the Philippines, but in the whole world. Ayan. So guys, abangan nyo na, abangan ang live namin mamaya. So, mawawalan na akong signal. Thank you so much po sa mga nanonood, sa mga continuous nanonood sa isang oras nating live dito sa ating Zamboanga-Basilan Ship Spotting Tour. Ayan. Thank you guys! Ah, hindi ko yan sasabihin yan, Coins. Bawal yan sa live, Coins. Pero sige lang. Parang, oh, yun nga, soon. Ayan. Sige guys, maraming salamat and babalik. Babalik ako mag-live sa arrival natin sa Basilan Port. Para makita niyo kung anong meron sa Basilan Port. Ayan. Sige guys. So, thank you so much and have a great day. Bienvenidos, Zamboanga. Ayan.